Welcome back mga kaibigan sa ating channel ay good vibes lang po tayo rito. Pero kung ikaw ay bago sa channel na ito ay maaari ka lamang mag-subscribe at huwag kalimotang i-click ang bell button para updated ka sa mga bagong video. Salamat! Ayon kay Attorney Brick, attorney ng pamilya De Serra meron na silang nakuhang kopya ng CCTV, pahayag ni Attorney It Was Great na mag-request ng CCTV sa Makati City Garden Grand Hotel at saka itong CCTV binigay ito sa lahat ng respondents complainant including the police kasi yung CCTV na yan supposedly ang isang hotel merong CCTV monitor in all different portions of the hotel, the entrance, the lobby, elevators and then the individual floors. Pati yung basement supposedly meron yan silang CCTV coverage. Ngayon in the case of Christine De Serra, the hotel was directed to provide all the parties a copy of the CCTV of the entire footage. Pero ang natanggap namin at nang ni-review namin ay hindi kompleto footage ito. Dagdag pa ni attorney, we have a copy here of the hard drive that was given to complainants pero itong CCTV nang ni-review namin ay maraming kulang. Hindi kompleto, parang may editorialization itong CCTV by the hotel. At saka ang pinaka-importante ay hindi pinapakita sa CCTV ang nangyari sa bangkay ni Christine De Serra noong binaba na sa elevator kasi we are made to understand that before it was brought down to the basement, dinaan muna sa lobby kasi naghihintay yata sila ng ambulance. Or some vehicle na magdadala sa hospital, wala namang dumating so binalik and later on dinala sa basement. We have no CCTV footages of that at isa pang pinaka-importante na tinatanong namin sa hotel is the CCTV footage from 12 o'clock to 5 o'clock PM at saka yung January 1 kasi ang January 1 on the immediately after the body was brought to the medical center, the investigators of the Makati Police Department led by Corporal Lopez bumalik sila sa hotel. At kasama nila yung tatlong si Romel Galido, JP Laserna, at saka si Greg De Guzman. Nagkita-kita sila doon sa hotel and we understand na pumasok pa sila doon sa room 2209. Nag-retrieve sila ng various garments of Christine at saka bumalik sila sa Makati Police Station, sabay sila. At this time kasama na nila si Attorney Santiago. In other words, as early as the afternoon of January 1, ay alam ni Corporal Lopez na may patay doon sa room 2209 at saka may na-retrieve pa siya ng mga various articles. Supposedly bawal yun, kasi alam niya na kasi galing siya sa hospital bago siya nagpunta sa hotel. Yun ang hinihingi namin na CCTV coverage in the afternoon of January 1 para makita namin kung paano sila pumasok sa room 2209. Wala yun. Tsaka yung sa elevator, hindi namin makikita yung pagdala kay Christine sa lobby and the later on to the basement. So ang tanong namin sa hotel, bakit ganyan ang CCTV ninyo? Hindi kompleto, may apparent evidence of splicing, editorializing and then since it's not complete, we suspect that the hotel is trying to cover up also some things that happened in the hotel. Dagdag pa niya, marami ang nilabag ng hotel. Dahil may violation sila ay ETF rules and regulation, alam naman nila na hindi dapat ganun karami ang tao sa isang room at saka ang masama pa doon ay sumali ang kanilang duty manager sa party, so definitely the hotel has some liabilities to answer for. At kami naman, we believe that noong January 1 at 8 o'clock in the morning ay wala nang buhay si Christine. Dagdag pa niya, kung makita mo yung katawan ni Christine na pinaupo sa wheelchair ay hindi na nila mapaupo dahil yung katawan niya ay derecho na matigas na hinahawakan na lang nila. Tanong pa niya bakit yung cellphone ni Christine reformatted na. Dagdag pa niya, yung cellphone ni Christine was apparently in the possession of these three individual, Romel Galido, JP De La Serna at Greg De Guzman, doon sa hotel on the afternoon of January 1. Pagkatapos si Corporal Lopez at dalawang pang pulis dumating galing sila sa Makati Med, nalaman nila may patay, pumunta sila sa hotel, nagkita sila doon ng tatlo and I presume na binigay ng tatlo ang cellphone kay Corporal Lopez in January 1.
That cell phone was in the possession of Corporal Lopez, first in the possession of the three respondents and then kay Corporal Lopez and then on the following day pa January 2 binigay niya ito kay Mrs. Sharon De Serra doon sa police station mismo pero binawi agad parang binigay tapos binawi sabi niya i-refer niya sa cyber center sa PNP. Now recently binalik yung cellphone wala nang laman reformatted na. So ano bang tinatago nila, bakit nabura na ang laman ng cellphone?